ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Isang masaya at mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kamusta po kayo? Dalangin pa rin po namin na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, nais ko po munang i-share ang isang verse sa libro ng Psalm 139. Verse 14, ang sabi po dito, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Ayan mga kaibigan, God is always present. Alam po niya ang lahat mula sa bilang ng hibla ng ating mga buhok hanggang sa ating mga panaginip sa gabi. Kaya naman ang sabi po, in times of happiness, we should praise God for He has made the world in which we live. Ginawa po ng Panginoon itong ating lugar na nabubuhay tayo, pati ang ating mga kaibigan, ang ating pamilya at ang mga bagay na we hold dear in our hearts. Therefore, in times of happiness, look to God and praise Him for He loves you so. Mahal po tayo ng Panginoon, kaya naman lagi po natin siyang bigyang papurihan. Mga kaibigan, patuloy po kaming namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia, kaya naman kung nais nyo pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga kababayan sa ibang bansa, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya ay makasama pa rin po natin ang Women's Ministries Director na si Ma'am Irelyn Gabin sa pagtalakay po sa paksang God's Gift of Positive Emotion. Ayan, emotion naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Biblia ay pag-aaralan naman po natin ang Love's Response na pangungunahan ng President ng North Philippine Union Conference na si Pastor Romy Mangiliman. Dadako na po tayo sa bahaging buhay pamilya. Isang masayang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kaibigan namin? At nais ko pong pasalamatan ang aking pong team dito po sa Adventist World Radio, si Lou, si Andy, si Pastor Ner at ang buong team po namin. Ano po, may mga tao na kasama po ako na kasamang umuugit po ng programang ito. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa kanila pong collaboration and sa kanilang commitment para po maipahatid ang magagandang mga mensahe sa atin pong mga kaibigan. Kayo po mga kaibigan ay aming tinatanggap dito sa ating episode or segment ng Buhay Pamilya. Sa tuwing tayo po ay nagkakasama sa ilang panahon, alam ko po na kayo po ay nagpapasalamat din sapagkat lagi tayong nakakatanggap ng mga sariwang impormasyon na makatutulong upang tayo po ay maging masaya at malusog. At syempre, maging matagumpay po ang atin pong pamumuhay, unang-una sa atin pong pamilya. Natapos po natin noong nakaraang linggo ang tungkol sa God's Gift of Positive Mindset. At dito po ay pinag-aralan natin kung gaano kahalaga na pangasiwaan natin ng maayos ang ating mga pag-iisip. Ano po? Sapagkat ang Panginoon mismo ang nagbigay sa atin ng kaisipan, binigyan tayo ng brain, na may kapasidad o may kakayahan na mag-isip ng tama at may kakayahan din po na ito ay lagyan ng mga impormasyon, mga
mga pag-aaral na makatutulong sa atin pong pamumuhay. Alam niyo po, kung mayroon pa na dapat nating bigyan talaga ng pansin, ang sabi po doon sa last week, ano na lesson natin, it is the nicest work to do. Ano po? To take care of our brain, to manage our mind and our thoughts accordingly. Okay, so yan po, dyan tayo nagsimula, yan ang ating pundasyon, sapagkat everything starts in the brain. Ayan, yan po ay malinaw na akin pong binanggit sa inyo. At sa atin pong mga kaibigan na ngayon lamang po nakatutok sa atin pong programa, nais ko pong sabihin sa inyo din na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng positibong kaisipan, o yung sasabihin natin positive mindset, na ito po ay magdadala sa atin para magkaroon tayo ng positibong damdamin at positibong gawain o behavior natin o kilos. Ayan. So ngayon pong linggong ito ay atin naman pong sisimulan ang atin pong pag-aaral na may temang God's Gift of Positive Emotions. Last week po ay God's Gift of Positive Mindset. Ngayon naman po ay God's Gift of Positive Emotions. Ang emotions po, mga kaibigan, sang-ayon sa mga pag-aaral, ang emotions po ay ito ang bunga ng kung ano ang iniisip natin. Kung ano yung nandoon sa kaisipan natin, na namuong kaisipan, kung paano natin ini-interpret ang mga nangyayari po sa ating buhay, kasama po yan ang emotion. Ano po yung emotion? Yan. So, may iba't iba pong klase ng emotion, ano, mga kaibigan, at gusto ko lamang pong tanungin kayo, ano, kung true or false ang inyo pong sagot. Number one na tanong ko po ay ganito, or this is a statement po, ano, isang statement ito, or meron akong tatlong sasabihin sa inyo, and then you tell me if it is true or false. Una po, ang sabi po ay emotionally healthy people still feel stress, anger, and sadness. Ang mga emotionally healthy daw na mga tao ay nakakaranas pa rin ng stress, ng pagkagalit, at gayon din po ng kalungkutan at iba't iba pang klase ng emosyon. Ano po ang sagot niyo dyan? True or false? Another is, ang isang malusog na emosyon ng tao ay hindi nangangahulugang ikaw ay masaya sa lahat ng panahon o sa lahat ng oras. Tama po ba yan na ang emotionally healthy people or person is not happy all the time? Is that true or false? Number three, babalikan po natin yan mamaya. Number three, people who have good emotional health can still have emotional problems or mental illness. Yan po bang mga malulusog na mga tao, ang emosyon nila ay malusog, ay nagkakaroon pa rin po ba sila ng emotional problems? Ayan po, or emotional issue. Okay, yan po ang ibabalikan po natin mamaya bago tayo magtapos. Ano po? So, nice kong sabihin sa inyo mga kaibigan na binabanggit ng maraming mga expert na emotion is an energy in motion. Energy in motion. Emotion. Sabi nila, it's an energy in motion. In other words, ang emotion po ay pwedeng makita. Maaring makita sa tao, yung emotion, ano? Na ang emotion, madalas, ang emotion ang siyang nagda-drive, siya yung nagpapakilos, parang kumbaga sa makina, ano, yung nagpapakilos ng engine o nagpapa-function ng engine ay walang iba kung hindi ang fuel, ano po? Ang emotion po, sang-ayon sa mga eksperto at sa atin po din pong obserbasyon at mga karanasan, ang emotion is like a fuel that drives us into an action or into a motion. Okay? So, yan po ay makikita natin sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. At binabanggit din po na ang emotions po are a vital part of the human personality. Sa ating personality, talagang hindi mawawala yung emotion. Diba, ang isang tao, o ikaw kaibigan, ano yung emotion mo ngayon? What kind of emotion do you have today? Emotions seem to rule our daily lives. Pwedeng siya ang maghari, ano? Parang siya yung manguna. Pangunahan tayo ng ating pong emotion.
kung ano mang klaseng emotion po yan, kasi meron tayong dalawang klase ng emotion. Una, yung positive emotion. Pangalawa po, syempre, yung negative emotion, yung kabaligtaran. Yung mga positibong emotion, ito po yung kasiyahan, ano? Joy or happiness, excitement, oh, yung love, yan ay kasama yan sa emotion. Ano po? Yung ikaw ay satisfied. Yan, meron kasamang emotion dyan. Yung negative emotion naman po, ito naman yung fear, sadness. Ayan, yan po ay mga worry, yan ay mga emosyon na negatibo na ang kasama po yan. Makikita po yan sa mukha ng tao o sa kilos ng tao kung siya ay nalulungkot, kung siya ay anger, kasama po din po yan sa negative emotion. But ang ating pong subject is God's gift of positive emotions. Hindi po ang Panginoon na nagkaloob sa atin ng negative emotion, yan po ay ang kaaway. Ano? Ang kaaway po, ang pilit na tayo po ay ginagawang maging malungkot o maging magagalitin, ano? Napaka powerful po ng emotion sa buhay natin, ano, mga kaibigan. At binabanggit sa isang passage na ito po ay sinulat ni Dr. Joe Dispenza. Ang sabi po niya, the stronger the emotion we feel from some event in our outer world, the more altered we feel from our normal resting state of emotional chemical continuity in our inner world. Ang ibig sabihin daw po nito ay pagka tayo merong emosyon na talagang very strong, napakalakas ng emosyon natin na yun, whether negative or positive, yun po ay nakaka-impluensya doon sa ating inner self, doon sa ating desisyon, sa ating mga iniisip, yan po ay nakaka-apekto. At sa lahat ng ating mga gawain, yan po ay, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, emotions may rule our lives. Pwedeng maghari po siya sa buhay natin, ang atin pong emotion. Okay, naiintindihan ba yan niyan, mga kaibigan? Ito pong pinag-uusapan natin ay may kinalaman sa emosyon natin. Bata, matanda, lalaki o babae, o ano man po ang inyong kalagayan o katayuan sa buhay, mayaman o mahirap, lahat ng tao ay nakakaranas po ng emosyon, positive emotions and negative emotions. At normal lang naman po na makaramdam tayo ng negatibong emosyon. Kasi narito po tayo sa mundo na talagang hindi po perpekto. Halimbawa, nalamang namatayan tayo ng mahal sa buhay ngayon pong pandemya, syempre hindi naman po tayo tatawa, di ba? Malulungkot tayo, iiyak po tayo. Normal po yan na nangyayari sa ating buhay. Ngunit, sasabihin ko po sa inyo, hindi magiging normal ang lahat kung hahayaan mo na ikaw ay kontrolin ng iyong emosyon. Ulitin ko po, ano, para mas maliwanag, ang negative emotion, yan po ay it's inevitable. Hindi natin maiwasan na maging negatibo din. Halimbawa, minsan may takot din tayo, nagagalit tayo, o kaya ay nag-aalala tayo. Ngunit, huwag nating pabayaan na tayo kontrole ng ating pag-aalala, ng ating labis na kalungkutan, o ng ano pa mang pagkatakot, sapagkat paghinayaan na natin yung negative emotions ang magkontrol ng buhay natin, maapektuhan ang ating desisyon at yung ating relasyon sa Diyos at sa mga tao. Kaya kaibigan, napakahalaga po. At ngayong linggong ito, yan po ang ating hihimayin kung gaano ang ating emosyon ay ating mapangasiwaan ng maayos. Alam nyo ba? Siguro may mga kilala kayo na mga relasyon na nasira dahilan sa na-control sila ng negative emotion. Maraming mga relasyon ang nawasak. Maraming mag-asawahan ang nagkahiwalay dahilan sa pinanatili nila or hinayaan nila na makontrol sila ng kanilang negatibong emosyon. Sa susunod po, ano, ipag-aaralan natin paano naman pa ito pangasiwaan. Anong gagawin ko kung talagang ako ay inaaway na ng aking asawa o kaya hindi na ako nirerespeto ng aking anak at ng ibang tao? Anong gagawin ko para mapanatili ang positive emotions? Ang gagawin ko ba ay ngingiti na lang ako
Okay, isa po yan na aking tatalakayin sa susunod. Ngayong linggong ito yan po. Pero ngayon, gusto ko lang munang bigyan kayo ng introduction tungkol sa emotion. Okay, so meron din ditong binabanggit na isang ano, tingnan niyo po, ako'y babasahin ko. When we master our emotions, we master our creations. Okay? When we master our emotion, we master our creation. Ano 'yon? Ano ibig sabihin noon? Kapag napapangasiwaan nating maayos, sabihin namamaster na natin ang pangasiwa ng maayos ng ating emosyon. Ang sabi dito ay, we also master our creations. Ano yung creations? Yun yung mga ginagawa natin. Yung pwede nating gawin. Yung pwede nating likhain. Ano? Natural po, ano, ang tendency kapag tayo ay laging negatibo ang ating emosyon, galit lagi tayo, naiiyamot lagi tayo, naiinis lagi tayo, eh ano ang maaasahan mo na magiging kilos mo? Anong aasahan mo na magiging resulta ng iyong paggawa? Di po ba? Kaya may mga tao na pagpasok sa opisina, nagbabang ng door, o kaya nagtatapon ng mga gamit, o kahit sa loob ng bahay, nagtatapon ng gamit, kahit wala silang sinasabi o ipinaliliwanag. Those gestures ay nagsasabi po sa atin na hindi maganda ang kanilang emosyon. Okay? So, kaya napakahalaga na mapangasiwaan po natin ng maayos ang atin pong emosyon, sapagkat ito po ay magbibigay sa atin, ano po, ng positibo. Okay, positibong damdamin syempre at positibong mga kilos, positibong action. Balikan po natin ano sa ating pong pagtatapos ang akin pong ibinigay sa inyo na kanina na statements whether your answer is true or false. Number one po, ang sabi dito, emotionally healthy people still feel stress, anger, and sadness. What is your answer? If your answer is true, you are correct. Kahit na po yung mga healthy ang kanilang emosyon, nakakaranas po sila pa rin ng pagkalungkot. Kasi normal po ito na kalagayan natin sa buhay. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, kapag tayo namatayan, o kaya nanakawan, o kaya kung ang ginawa sa atin ng ibang tao, syempre, hindi po tayo magiging masaya. Malulungkot tayo. Ngunit, ang isang malusog ang emosyon, hindi niya pinapayagan na maging malungkot siya for many days, for months, for years. Ayan. Okay, normal na nakakaramdam siya ng hindi mabuti o hindi magandang pakaramdam, ngunit nakakabawi kaagad siya. Okay? Madali na niyang mapangasiwaan ito. Pangalawang tanong po sa atin, ang isang malusog na emosyon ay hindi nangangahulugang siya ay masaya sa buong panahon. Okay? Related din yan sa una, di ba? Hindi naman talaga all the time masaya tayo. Merong mga panahon na nalulungkot tayo, natatakot tayo, at ang malusog pa rin ang emosyon natin kung kaya mong pangasiwaan ang lungkot o kung ano mang klase ng negative emotion. And number three, ang mga malulusog daw pong emosyon ng tao ay nakakaranas din ng emotional problem or emotional or mental issue. Okay? Siyempre po, ano, tama po, lahat ng sagot po dito ay true. Bakit po? Kasi nga po ay tayo ay nasa sanlibutang ito na hindi perfect, ano, hindi perfect. Halimbawa na lamang, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa na nagkaroon kayo ng argument sa loob ng tahanan. Siyempre, ang tendency nun, hindi ka magiging masaya, malulungkot tayo. Pero ang isang malusog na emosyon, kaya niyang pangasiwaan. At yan po ay aking ipagpapatuloy bukas sa atin pong pag-aaral. So, imuli kong inaanyayahan kayo sa pagpapatuloy ng atin pong magandang talakayan tungkol dito sa God's gift of positive emotion. Have a blessed day, everyone. And again, I tell you that life is beautiful. So let us make it to the full. Maraming salamat po, Ma'am Gabby. Mga kaibigan, napakaganda po ng ating topic for this morning. And gusto ko po yung sinabi ni Ma'am dun sa bandang, emotion is like a fuel that drives us into an action or into a motion. Ayan, normal lang pong magkaroon ng emotion. Lahat po tayo nakaka-experience niyan. Ulitin ko lang po ulit yung sinabi ni Ma'am na ang hindi normal ay kapag hinayaan nating kontrolin tayo ng ating emotion. Alam niyo mga kaibigan, medyo guilty po ako dyan. I'm sure
hindi lang po ako naka-experience nito na nagpadala sa emosyon, ang nangyari ay nasira ang relasyon. Kaya napakahalaga po na pangasiwaan natin ang ating emosyon dahil nga daw po ito po ang nagbibigay o magbibigay sa atin ng positibong damdamin at positibong aksyon. Kaya sa susunod po natin bukas, pakatutukan niyo po yung mga paraan kung paano po natin mapapangasiwaan ang ating mga emosyon. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayong makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Ayan mga kaibigan, sa dako pong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Is the face that I see in the mirror the one I want others to see? Do I show in the way that I walk in my life the love that you've given to me? My heart desires to be like you in all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Well, it's amazing that you'd ever use me, but use me the way you will. Help me to hold out a heart of compassion and grace, a heart that your spirit fills. May I show forgiveness and mercy the same way you showed it to me. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? In the way I choose to be, do they see Jesus in me? Now I want to show
For you'll be the one that they see when they see me. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Maraming salamat po sa napakagandang mensahe mula sa awitin na ating napakinggan. Nawa po ay naihanda na tayo nito na makinig sa mensahe ngayong umaga. Ang topic po natin for today ay Love's Response. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. May isang palabas sa Amerika, ito ay isang uri ng awitan, ito ay opera, na tampok sa palabas na ito ay si Maria Magdalena sa kanyang encounter sa pag-ibig ng ating Panginoon sa kanya. Nanupat ang pamagat ng kanyang awit na ito, ang wika ay, "I don't know how to love him, but I love him so." Hindi ko alam paano ko siya mamahalin, pero mahal ko siya. Ito ang pinakabuod ng awit na iyon, samantalang tampok si Maria Magdalena. Paano nating maipapakita ang pag-ibig natin sa ating Panginoon? Merong tatlong klaseng uri ng pag-ibig na pinanggalingan na salita. Yung eros o erotic, ang kahulugan nito, ito ay passionate, romantic, and physical love. Ito ay may kinalaman sa isang asawang lalaki at sa isang asawang babae. At yung sinasabing pangalawa ay philos. Ito ay brotherly love o love sa pamilya. At ang pangatlo, ito yung naitampok sa Sangwantres 16, yung agape. Itong agape love na ito ay unselfish love of God, na ito ay pinapakilala sa Kapitulo 13 ng 1 Korinto, versikulo 1 hanggang 13. Ang wika sa atin, kung ating babasahin ang kapitulong ito na kanyang binabanggit ang may kinalaman kung ano ang pag-ibig. Ang sabi, "Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaungaw. At kung meron akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arihan, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang pag-ibig ay matiisin, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki.
o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatalan ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Yan ang sinasabi tungkol sa pag-ibig. Patuloy tayo, may kinalaman sa pag-ibig pa rin sa versikulo 7. Pinapasan nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan, subalit maging mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang. Subalit, kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata. Nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Sapagkat ngayon, malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ang mukhahan. Ngayon, bahagi lamang ang nalalaman ko. Ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung papaanong ako ay lubos na nakikilala. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit kaya nabanggit ang pinakadakila ay ang pag-ibig? Tingnan natin ngayon sa banal na kasulatan sa ating pag-aaral kung anong ibig sabihin ng pag-ibig sa karanasan ni Maria Magdalena. Kung ano ang pag-ibig. Sinasabi sa aklat ng San Marcos, kung ating ito yung babasahin, ano ang ating response o tugon tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon? Ayon San Marcos 14:3 hanggang 9, samantalang siya nasa Betania, sa bahay ni Simon na ketungin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango, purong nardo. Binasag niya ang sidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito'y may pagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamibigay sa mga dukha at kanilang pinagalitan ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Kaibigan, noong nagkaroon ng isang piyesta at si Simon na dating may ketong ay pinagaling ng ating Panginoon, siya ay merong pasalamat. Kaya kapag kayong nakilala natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang maaring tugon natin ay gratitude o yung pasalamat, sacrifice, commitment na tayo ay magkakaroon ng pagtatalaga sa ating Panginoon. Kaya nga kapag ka ang sinasabing agape love ay ating maranasan, tayo ay magkakaroon ng ipapakitang likas na may kinalaman sa pag-ibig. Ito ay gratitude o yung pasalamat. Katulad ng aking binanggit kanina ay nagkaroon ng isang feast sa bahay ni Simon na dating may ketungin at siya nagpasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa kanyang physical na blessing. Si Simon na taga Betania ay naging alagad ng ating Panginoon. Siya ay
isa lamang sa mga Pariseo na openly na sumama sa ating Panginoon na bilang kanyang alagad. Kanyang kinilala ang ating Panginoon na bilang isang guro at may pag-asa na baka magkakaroon ng isang pangyayari na siya ang Mesiyas. Subalit, hindi pa niya tinanggap ang ating Panginoon na bilang kanyang tagapagligtas. Katunayan, hindi nagbago ang kanyang buhay. Yung transformation ay hindi nangyari sa kanyang buhay. Nang ibig sabihin ay hindi pa siya nakumberte ng ating Panginoon. Siya ang Diyos na nagkatawan tao, siyang ating tagapagligtas. At doon sa mesa, nandun din si Lazaro na binuhay ng ating Panginoon. At pagkatapos, habala naman sa kitchen si Martha at sapagkat naghahanda ng pagkain. Subalit si Maria, nandun siya sa paanan ng ating Panginoon na nakikinig ng matama sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Si Maria ay kanyang ipinakilala sa kanyang pakikitungo ngayon yung agape love. Sapagkat meron siyang pasalamat sa ating Panginoon, sapagkat kung papaano ang ating Panginoon ay pinatawad ang kanyang mga kasalanan, at pagkatapos ngayon, ang kanyang pakikitungo sa ating Panginoon ngayon ay may kinalaman sa pag-ibig sa kanyang Panginoon na nagpatawad sa kanyang mga kasalanan at pinagaling siya. Isang sakripisyo ang kanyang pinagkaloob. Sapagkat ang kanyang binasag na pabango, itong alabaster box na ito, kung ito ay bibilhin, nagkakalaga ng sweldo ng isang tao sa loob ng isang taon. Ang sabi ng ibang mga manunulat sa ating Biblia ay mahigit na 300 dinars ang halaga nito. At nung nakita ngayon ni Judas ang ginawa ng babaeng ito, nagagalit siya. Bakit naman ang babaeng ito ay binasag ang pabango? Maaring ito'y ipagbili pagkatapos ngayon ang pinagbilan ay pwedeng ibigay sa mga taong dukha. Iniisip niya yung gayon, pero bilang isang treasurer ng grupo, iniisip niya papaano siya makakupit. Ang dandamin ni Judas ay isang dandamin na makasarili. Nanupat, kunyari, nilalagay niya sa isang pangyayari na kung may pagbili ito ay ibibigay sa mga dukha. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Ang mga dukha ay palaging kasama ninyo. Pero ang sabi, ang babaeng ito ay ginawa niya ang mabuti para sa ating Panginoon. Anong mabuting ginawa niya para sa ating Panginoon? Noong yung pabango ang wika sa versikulo 4, ngunit may ilang doon na nagalit at sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito ay may pagbibili ng higit sa 300 denaryo at ipamimigay sa mga dukha at kanilang pinagalitan ang babae. Nung pinagalitan ng babae, gay na lamang marahil ang takot niya. Ano kaya ang sasabihin ng kanyang kapatid? Maaring pagalitan siya o maaring pagalitan ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng ating Biblia, ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Kaibigan, ang sinabi ng ating Panginoon, isang mabuting bagay ang ginawa para sa ating Panginoon. Bakit sinabing mabuting bagay ang sinasabi ng ating Panginoon? Ang sabi sa 8, ginawa niya ang kanyang makakaya. Nagpaunan na niyang pahiran ang katawan ko para sa paglilibing. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin sa pag-alala sa kanya. Bakit kaibigan? Ang halaga ng pabangong ito ayon sa San Mateo 21, matapos makipagkasundo sa mga manggagawa sa isang denaryo sa isang araw ay kanyang
isinugo sila sa kanyang ubasan. Ang isang denaryo ay sweldo ng isang tao noon sa isang araw. E ito ay 300 dinars ang halaga nito. Kaya ito ay sweldo ng isang tao sa buong isang taon, kaibigan. Kaya nga ipinakita ngayon ni Maria Magdalena ang kanyang pag-ibig sa ating Panginoon, hindi siya nanginayang. May mga tao kung minsan yung kanilang mga mahal sa buhay ay parbagang hindi pinapansin. Hindi binibili yung kanyang pangangailangan, pero kapag ka namatay na yan, marahil ang iba ginagawa nila ngayon, nagpapagawa pa ng pinakamagandang libingan. Eh hindi na kailangan ng taong namatay na yan. Mas kailangan niya yung pag-aaruga at saka yung pag-ibig samantalang siya ay buhay. Subalit, may mga tao kung minsan na kapag ka nagbigay sila para sa gawain ng ating Panginoon, para bagang ito ay isang malaking halaga. Pero kapag ka sila'y bumibili ng kanilang mga pantalon, mga sapatos, yung mamahalin ang kanilang binibili, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, para bagang nanginginayang sila, kaibigan. At ang pakikitungo dito ni Judas ay it's a waste. Isang bagay na sabihin nating sayang, sayang. Pero pagdating sa ating Panginoon, pagka tayo naghahandog sa Kanya, ang pinakamalakin nating kayang ibigay. Kaya nga, sa ating pagbibigay ngayon, nagpapatunay anong klaseng damdamin tayo sa ating Panginoon. At kapag tayo nagbigay ng handog sa ating Panginoon, ito ay ginagamit sa Kanyang banal na gawain para sa Iglesia. Gusto na nating matapos ang gawain ng ating Panginoon. Pero hindi maaring matapos ang gawain ng ating Panginoon kung tayo ay walang bagay na ipagkakaloob sa gawain ng ating Panginoon. Kailangan ng salapi. Sapagkat ang mga misyonero, ang mga ginagamit ng ating Diyos sa kanyang gawain ay nangangailangan din ng salapi. As a sign of gratitude and love sa ating Panginoon, ngayon ay nagbibigay tayo ng handog, bunga ng ating pagkapasalamat at pag-ibig sa ating Panginoon. At ang wika pa nga ng ating Biblia, it was the love of Christ that constrained her. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ang nagpipilit o nagpilit sa Kanya kung bakit siya nagbigay ng gayon na lamang. Usually kapag tayo ay merong pabango, lalo na yung pabangong yon ay napakamahal, hindi natin binabasag yung bote. At o kaya, hindi natin ito ginagamit ng minsanan lang. Konting wisik ngayon ang ating ginagawa. Marahil si Maria Magdalena ay nagpunta sa isang shop upang siya makabili ng pabango para sa ating Panginoon. At nung nakita ngayon ng isang lalaki na nagtitinda sa shop na yon, marahil ang sabi niya, meron ako rito na tamang-tama sa iyo, ang halaga ay 200 dinars. Pero ang sabi ngayon ni Maria Magdalena, wala bang mas mahal dyan? Kanya, meron ako rito ginagamit sa mga hari, ang halaga nito ay nagkakalaga ng 300 dinars. Ang sabi niya, yun ang aking kukunin sapagkat ito ay para sa aking Panginoon. Kaya kaibigan, noong siya ngayon ay nagpunta sa bahay ni Simon, nandoon ang ating Panginoon. Kanyang binasag ang bote ng alabaster box at pagkatapos ngayon, inilagay sa ulo ng ating Panginoon, sa kanyang damit at gayon din sa kanyang paa. At ang wika pa ng ating Biblia, yung paa ng ating Panginoon ay kinukuskus ng kanyang buhok at nababasa ng kanyang luha sapagkat meron siyang sinsero na gawin niyoon para sa ating Panginoon. Inappreciate niya yung ginawa ng Panginoon sa kanya samantalang siya'y nasa gitna ng mga taong na napapahiya siya. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ako rin ay hindi kita ahatulan. Meron mga taong nanginginayang
Ang sabi, bakit naman si Kristo ay namatay? Ang dugo ni Kristo ay nihalay doon sa bundok ng Kalbaryo, samantalang konti lang lamang mga tao ang tumatanggap sa ating Panginoon. Bakit naman ang Niagara Falls ay nagbibigay ng maraming tubig na para bagang walang humpay na nagbibigay ng tubig, samantalang ang tubig na yon ay hindi man nagagamit ng maraming mga tao? Gayun din ang ating Panginoon, hindi isang waste, kaibigan. Hindi isang nakakapanginayang ang kanyang ginawa, sapagkat ang sacrifice ng ating Panginoon ay kaya niyang tubusin ang bilyong-bilyon mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaibigan, ang genuine love ay hindi ito nanginginayang. Hindi ito nagkukorkula magkanong halaga. Hindi ito nanginginayang na kapag ka ito ay pinagkalaob. Pansin mo, kaibigan, noong ating Panginoon ay kanyang inubad ang kanyang pagka-Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Pilipos 2:5 hanggang 11, ganito ang ating mababasa ayon kay Apostol Pablo. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang magiging kapantay ng Diyos. Sa mga katuwid, siya'y kapantay ng Diyos, ang sabi ng Biblia. Kung siya'y kapantay ng Diyos, eh siya'y Diyos. 7. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya't siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalang ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikakaluwalhati ng Diyos Ama. Kaibigan, yan ang ating Panginoon. Kanyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos upang siya'y mamatay para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaibigan, tingnan natin ngayon si Maria Magdalena. Sapagkat nakilala niya ang pag-ibig ng ating Panginoon sa kanya, at siya'y pinatawad ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan, noong ating Panginoon ay nakabayubay sa krus, nandoon si Maria Magdalena. Hindi siya nahiyang siya'y tatawaging alagad ng ating Panginoon. Kanyang pinatunayan pa, samantalang ang mga lagad, maliban kay John the Beloved, ay wala ang mga lagad. Si Peter, nandoon sa malayo, tumitingin sa ating Panginoon. Meron siyang concern, pero wala siyang commitment sa ating Panginoon. Pero si Maria Magdalena, nandoon siya. Hindi siya nahiyang ipakita na siya'y follower ng ating Panginoon. At kapag ka ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay ipangangaral, ibabalita rin ang ginawa ni Maria Magdalena. Hindi lamang nandoon samantalang inilagay ang bangkay ng ating Panginoon. Umagang-umaga, naghanda ng pabango upang pahiran ng langis ang katawan ng ating Panginoon. Wala ng ating Panginoon sa loob ng libingan sapagkat siya ay bumangon na sa mga patay. Pero unang nagpakita ang ating Panginoon kay Maria Magdalena. Merong isang awit, gusto kong i-recite ang awit na ito. Ito ay may pamagat na Have I Done My Best for Jesus? Ang sabi ng first stanza, I wonder, have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree? To think of His great sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best from me.
sa refrain o sa koro ang wika, "How many are the laws that I have lifted? How many are the chain I've held to free? I wonder, have I done my best for Jesus when He has done so much for me?" At ang sabi sa last stanza, "No longer will I stay within the valley. I climb to mountain heights above. The world is dying now for what of someone to tell them of the Savior's matchless love." Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Marahil kung isipin natin ang krus ng Kalbaryo, ano bang aking ginawa para sa aking Panginoon? Upang maipakita ko ang aking gratitude, ang aking sacrifice, at ang aking commitment sa Kanya. Yayamang siya'y namatay para sa akin. Kanyang ipinagkaloob ang Kanyang buhay upang ako'y tubusin sa bundok ng Kalbaryo. Kaibigan, kung araw-araw ay ating pinagbubulay-bulay ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon at ang Kanyang sacrifice, ako'y naniniwala sa araw-araw ang mamamutawi sa ating mga labi ay ang pagmamahal sa ating Panginoon. Bago tayo manalangin, gusto kong basahin ang banal na kasulatan. Dito sa San Juan Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. "Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nalulwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko." Kaibigan, ilapit natin sa Diyos ang iyong pasanin. Ang mga may karandaman, ang mga may suliranin sa kanlang tahanan, nawa ang Diyos ay papatnubayan ang bawat isa. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, napakabuti po ninyo sa amin Panginoon. Ibinigay ng aming Panginoon ang Kanyang buhay alang-alang sa aming kaligtasan. Hindi namin kayang bayaran Panginoon ang Kanyang sakripisyo. Subalit ang kailangan sa amin tanggapin siya na bilang aming tagapagligtas. Sa aming pananampalataya, tatanggapin namin ang Kanyang biyaya na nagliligtas. Dakilang Diyos, nilalapit po namin sa inyo ang mga may karandaman, nais nilang idalangin sila, Panginoon, kayo pong nakakabatid sa kanilang mga pangalan, sa kanilang mga kalagayan. O dakilang Diyos, ipuhin nawa po ng mapagpalang kamay ang kanilang mga katawan upang sila'y gagaling. Aming din pong idinadalangin, O Diyos, ang mga hamon sa buhay ng aking kaibigan. O dakilang Diyos, pagpalain po siya. Tulungan na harapin ang mga hamon sa kanyang buhay na may pananampalataya, sapagkat ang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Pagpalain dakilang Diyos ang inyong mga anak, ang mga nanunungkulan sa aming gobyerno, pagpalain po sila. Maraming pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa sa araw na ito. God bless you, kaibigan. Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, nawa po ay naging inspirasyon sa atin ang kwento ni Maria Magdalena na ang response niya sa pag-ibig ng Panginoon ay talagang gratitude and commitment. Nawa po ay lagi nating piliin na magpasalamat at magtalaga sa Panginoon. Sukli ng pagmamahal niya para sa atin na namatay siya sa krus para lang tayo ay masagip mula sa kasalanan. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa atin,
amin, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon, Philippines, o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Ito pong programa ng ito ay handog sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. Seven, seven, seven. Praying at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week.